So, welcome back again sa channel natin, mga Kamotor TV. So, ang nakikita nyo ngayon ay ang Aerox 155 2021 model. Pero alam niyo ba, mga Kamotor, kung kailan nag-start ang paggawa ng mga motorsiklo ng Yamaha? Yamaha Motor was founded on July 1, 1955, mga Kamotor. So ayun nga, mga Kamotor, balik tayo sa Aerox 2021 model. Ang Aerox 2021 model, mga boss, ay 155cc with blue core engine. Ano ba ang blue core, mga Kamotor? Ang blue core, mga boss, ay isang makabagong design ng engine. Mas pinabilis pero tipid sa gasolina. So ayun nga, mga Kamotor, no? Nakita nyo kung paano gumagana yung blue core engine. Ang Aerox 155cc, mga boss, ay single cylinder, 4 valve, and fuel injected na rin yan, mga boss, with CVT na rin yan, mga boss. Ano ba ang CVT, mga boss? Ang ibig sabihin ng CVT, mga boss, ay continuously variable transmission. Ang Aerox 155, mga boss, ay BBA na rin. Ano ba ibig sabihin ng BBA, mga boss? So, ang ibig sabihin ng BBA, mga boss, ay variable valve actuation. So, meron akong video dito
para makita nyo kung paano gumagana ang BBA, mga boss. So, eto siya. So, ayun nga mga kamotor, no? Nakita natin kung paano gumagana ang BBA. Ang Aerox 155, mga boss, ay merong super wide tubeless tire. So, nakikita natin dito, no? Ang rear tire niya, mga boss, sa likod ay may sukat na 140x70. At sa harap naman, mga kamotor, ay may sukat na 110x80. Ang fuel capacity naman niya, mga paps, ay 5.5 liters fuel tank. So, ayun nga mga kamotor, no? So, dito naman tayo sa storage under seat, mga kamotor. So, kung makikita nyo, talaga napakaluwag ng under seat storage niya. Kasya ang half face na helmet niya, mga kamotor. At itong 2021 Aerox model natin, mga boss, ay smart key na rin. Ibig sabihin, keyless na siya, mga boss. At titignan nyo, hindi na siya katulad ng luma na kailangan pang isuksok ng susi mo para paandar yung motor. So, ayun nga mga kamotor. So, dito naman tayo sa bagong design ng digital panel ng Aerox 2021 model. So, makikita nyo mga kamotor, no? Yung left and right, yan yung bagong design ng RPM bars. So, yung sa right naman mga kamotor, yan yung ABS. Then, sa baba, makikita nyo din yung temperature, kick engine, at yung idling stop. At syempre, meron din tayo dyan fuel gauge. Nandyan din ang digital RPM natin. So, makikita nyo mga kamotor, no? Sa bandang left, may makikita kayong sign ng telephone at text message na icon. Yan din yung isa sa mga bagong features ng 2021 model, mga kamotor, no? So, ayun nga, no? Bibigyan ko kayo ng explanation about dun sa Y-Connect ng Yamaha. So, ito, panoorin natin. Y-Connect, isa pang dagdag ng Yamaha na meron ngayon na wala sa dati ay yung Y-Connect. So, ano yung Y-Connect? Basically, through your phone, meron ka na ngayong treatment records for your oil and battery, fuel consumption data, malfunction notifications for both engine and electrical, smart notifications para sa SMS mo and call. You can actually hook that up with your communication system. Kung meron ka yung kinakabit sa helmet, pwede din yun. Meron ka na rin dashboard info na matatago mo na sa phone mo. You know, long-term data. Meron ka rin rev data, meron kang radiator temp, saan ka huling nag-park and ranking sa mileage mo, kunyari sa isang linggo, anong pinakatipid mo na araw, and so on and so forth. You're gonna get so many riding points. So in a nutshell, lahat ng nangyari sa motor mo, pwede mo nang makita sa phone mo. You're gonna get more data there and you can store it. Now, what's the point of all of this, diba? Aanhin mo naman to lahat. Data is always good, right? Mas lalo na pag in-depth dahil makikita mo na ang riding habits mo. And honestly, we have good riding habits and we have bad riding habits. So, ayun nga mga kamotor, no? Yun yung ibig sabihin ng Y-Connect, mga kamotor. So, sa headlight and position light naman tayo, mga kamotor, no? Mapapansin nyo dito, mga kamotor, no? Mas makabagong design yung ginawa ng Yamaha dito. Kung mapapansin nyo dito, mga kamotor, mas pinaliit yung headlight niya, tapos mas pinaganda yung position light niya. Sa tail light naman tayo, mga kamotor. Ang binago lang nila dito, mas pina-aggressive lang nila yung tail light. Mas pinaliit siya compared dun sa luma.
Ang Aerox 2021 mga kamotor ay ABS na rin. Single disc brake. At ayun nga mga kamotor. At dito naman tayo sa likod mga kamotor. Makikita natin dito na dual shock pa rin siya. Ayan. Tapos yung brake niya dito sa likod mga kamotor is drum brake. Ayan o. Dual shock siya mga kamotor. Napakaangas. Ang Yamaha Aerox mga kamotor ay may taas na 1,990 mm at may lapad na 700 mm. Ang wheelbase niya mga kamotor ay may sukat na 1,350 mm na may ground clearance na 140 mm. So yun nga mga kamotor no. So may video ako dito para makita natin yung top speed ng Yamaha Aerox 2021 model. So panoorin natin mga kamotor. So ayan nga mga kamotor no, 180 na siya, ayan 119, ayan nag 120 na siya mga kamotor. So yun na yung pinaka top speed niya mga kamotor. So mga kamotor, kung nagustuhan nyo yung ginawa natin video, i-like nyo yan and mag-comment kayo sa baba. And huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Sa huling pagkikita mga kamotor.